Hi guys, good day. I am Nergina Sabado and today I'll be presenting a family planning counseling. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga din po, ma'am. Maupo muna tayo. Bago tayo dumapot sa ating family planning counseling, ipapakilala ko muna yung aking kliyente ngayong araw na aking uncle. Siya lang po ang available dito sa bahay, kaya siya po yung client ko. Let's just assume guys na babae siya. Ma'am, comfortable ka po ba sa iyong pag-upo ngayon? Okay lang po. Okay po. So, ma'am, ako po si Nergine Acevedo, ang in charge ngayon dito sa RHU. Isa po akong midwife. Pwede mo po akong tawagin ng Jim. Okay. Ma'am, ano po yung pangalan niyo? Linda. Yung apelido po? Di Makabayo. Middle initial po? Di Makinagan. Yung birthday niyo po? August 1, 2000. Ilang taon na po kayo? 21. Ang educational attainment niyo po, ano po ang yung natin? High school graduate. Ano po yung trabaho niyo ngayon? Sa bahay. Address po? Barangay, Bayran, Santo Tomas Street, Alang-Alang, Baitre. Ano po yung contact number niyo, ma'am? 0939. Civil status niyo po? Meron. Ano po yung relihiyon niyo? Katolik po. Ano po yung pangalan ng iyong asawa? Bong. Ang apelido po? Di Makabari. Ano po yung middle initial? Di Makautang. Ano po yung birthday niya? December 2, 1999. Okay, December 2, 1999. Opo. Ilang taon na po siya ngayon? 22 na po. Bali, ano po yung trabaho ng iyong asawa, Mang Linda? Carpenter. Carpenter. Niyan po ba kayo ng PhilHealth? Yes po. Okay, PhilHealth ay group? 0-0-1. Niyan po din po ba kayo sa ng programang Pantawid Pamilya? Yes po. Work is po? Yes po. So, ilan po yung anak niyo ngayon? Dalawa po. Ma'am Linda, may plano pa po bang magkaanak muli? Opo. So, mga ilang taon po bago? Mga 3 years po. 3 years. Sa tingin niyo po, ano po yung average monthly income ng iyong pamilya? Pag may trabaho siya, 5,000 po a month. A month? Opo. Baguhan ka lang po ba sa family planning or mayroon pa na pong tagal na po. Mga ilang taon ka na po? 1 year ago na po. 1 year ago. Ma'am Linda, may idea na po ba kayo sa family planning? Oo, para hindi umami anak namin. So, ano po yung method or pamaraan yung ginamit niyo? Pills po. Pills. Gaano na po katagal ikaw nagtitake ng pills? Almost 1 year na po. Ba, satisfied ka po ba sa pinili mong contraceptives? Oo naman. Ma'am, may ilan lang po akong mga katanungan about sa inyong medical history. So, nakaramdam po ba kayo, Ma'am Linda, ng labis na sakit ng ulo? Wala po. Or din tinatawag natin migraine? Wala po. Nagkaroon po ba kayo ng history ng stroke, heart attack, at saka hypertension? Wala din po. Nagkaroon din po kayo ng non-traumatic hematoma? Wala din. At saka yung tinatawag natin frequent bruising or yung gum bleeding, yung pagdurugo ng iyong gum? Wala din po. Nagkaroon din po ba kayo ng history of breast cancer or may current breast cancer po ba kayo? Wala din. Wala naman po like mga butol sa iyong breast? Wala naman po. Nakaramdam ka din po ba ng labis na pagsakit ng iyong dibdib? Wala din. Nagkaroon ka din po ba ng pag-ubo sa halos 14 days? Wala din. Wala din po. So, patingin nga po yung kamay niyo. Parang hindi naman po kayo naninilaw? Hindi naman po. So, nagkaroon ka po ba ng unexpected vaginal bleeding or pa? Wala din po.
Na-experience ka din po ba na abnormal vaginal discharge yung parang may lumalabas na may yellow sa yung puwerta or yung parang maamoy lang sa siya? Wala po. Nag-sisagarilyo po ba kayo? Hindi po. Mayroon po ba kayong kapansanan sa anumang party niyo? Wala po. At ngayon, Ma'am Linda, dumako naman tayo sa inyong obstetrical history. Ilan na po yung number of pregnancy niyo? Dalawa po. Dalawa. Full-term baby po ba sila? Full-term po. Full-term. Wala naman po kayo abortion? No, wala. So, Ma'am, kailan po yung last delivery niyo? September 3, 2019. So, bali po yung anak niyo po ay 5 years old na ngayon? Opo. Okay. So, yung delivery po, saan po dumaan yung anak niyo? Sa vaginal or vaginal po. Ah, vaginal. Ma'am, kailan po yung last menstruation niyo? June 19 po. June 19. Yung previous menstruation niyo po, kailan? July 20. July 20. Yung kakailang pads ka po sa isang araw? 4 pads po. 4 pads. Nagkaroon ka po ba ng labis na pagsakit ng puson na tinatawag natin dysmenorrhea? Wala po. Wala po. Okay. So nagkaroon ka din po ba ng heightened vitiform mold within 12 months? Wala po. Wala po. Nagkaroon din ka po ng history of ectopic pregnancy. Ibig sabihin dito ay yung pregnancy mo, yung egg mo, nag-implant siya. Typically in a fallopian tube, kung saan ang fetus ay nag-develop outside the uterus. Wala din po. Mga katanungan po ako, yung iba po ay mga masyadong sensitibong tanong, pero lahat po ng impormasyon ay confidential po ito dahil sa ating RHU, yung privacy ng client namin is ang top priority talaga. Kaya wala po kayong dapat ikabahala dahil tayo lang po ang dalawa ang nakakaalam nito. Nagkakaroon ka po ba ng vaginal discharge or tsaka yung amoy niya is medyo malangsa sa inyong puwerta? Wala po. Nag-experience ka din po ng parang ulcers or sores na masakit po sa inyong puwerta? Wala po. Nag-experience ka din po ng labis na pagsakit or parang burning sensation? Wala. Wala din po. Nagkaroon ka po ng history of treatment from sexual transmissive infection? Nagkaroon ka din po na tinatawag natin HIV or AIDS or anong pelvic inflammatory disease? Wala po. Ma'am Linda, kumusta naman po yung relasyon niyo ni Mr. Nayon? Okay naman po. Wala naman po kayong hindi pinagkakaintindihan? Wala po. Alam po ba ni Mr. Nyo na nandito kayo sa RH Show para mag-ano ng ating family planning or nag-approve po ba siya dito sa decision nyo? Yes po. Okay, involved naman siya sa decision nyo about the family planning. Okay. Mabuti yun. Nagkaroon ka po ba ng history of domestic violence or yung tinatawag natin violence against women? Wala. Ma'am Linda, kukuha lang po ako ng iyong weight and height. Okay po. Ma'am Linda, magbibiti po ako sa iyo. Relax lang po inyong kamay. Relax lang po. Ma'am Linda, yung previous BP niyo po, normal po ba? Or? Normal po. Eh, 120 over 80 naman po yung BP niyo ngayon. Kukuha lang po ako ng blood pulse rate. Nahawakan ko lang po yung liig. Wala naman po kayong nararamdaman na bukol dito sa inyong liig. Wala po. Patingin po ako ng iyong kamay.
Okay, hindi naman po nag-yellow. Tingnan ko po yung mata niyo, ma'am. Tingin po sa taas. Okay. Normal din naman po yung abdomen niyo. Wala naman mga varicose. Wala naman po. Ma'am Linda, may varicosities po ba kaya sa iyong paa? Wala po. Ma'am Linda, sabi niyo po sa akin ay pumunta kayo dito sa RHU dahil gusto niyo hindi muna sundan yung anak niyo after 3 years pa. So yung tawag po doon ay yung spacing method natin. So meron po tayong iba-ibang klaseng spacing methods na ginagamit. Ito po yung natawag natin oral contraceptives. Ito naman po yung injectable contraceptives. At ito naman po yung tinatawag nating condom. At ito naman po yung tinatawag nating IUD or intrauterine. Ano nga ba yung tinatawag nating injectable contraceptives? So, yung mode of action po niya ay nagsusurpress po siya ng ovulation. Di ba tayo kung mga babae, nag-ovulate tayo every month? So, yung gamit ng ating injectable, sinosurpress niya or pinitigilan niya yung pag-ovulate ng babae. Kung may pumasok na sperm sa vagina ng babae, hindi siya ma-pregnant kasi nga nag-take siya ng ating injectable contraceptives. Kasi nga, hindi siya ma-pregnant kasi hindi naman nag-ovulate kasi nga na-suppress ng injectable contraceptives natin. So, ano pa po ba yung ibang action ng ating injectable contraceptives? Yan po yung cervical mucus natin, pinapatikens or pinapakapal niya yung cervical mucus natin. Yan po yung mga mode of action ng ating injectable contraceptives para hindi mabuntis yung babae. Meron po tayong tinatawag na advantage at disadvantage ng ating injectable contraceptives. So ano nga ba yung advantage ng injectable contraceptives? Unang-unang advantage po ito, Ma'am Linda, is very effective po siya. 99% po effective po yung injectable contraceptives. Tapos, hindi mo na po kailangan mag-take na kagaya ng pills na araw-araw ka po mag-take. Ito po, kapag mag-inject ka po ngayon, yung visa po ng ating injectable contraceptives is for 3 months. Yan po yung advantage niya. Injection ka po sa may arm niyo po at makakaramdam ka po ng sakit or pamamanhid, pero normally po nawawala po yun. At pangalawang disadvantage po is hindi ka po basta-bastang i-continue mo na lang yung contraceptives na ito. Kapag na-injectionan ka po, ay for 3 months po siya effective sa iyong body na hindi ka ma-pregnant, na pro-protectahan ka, na hindi mabuntis. Pero hindi mo po madi-discontinue. Halimbawa po, nagpa-inject ka po ngayon. After 2 months, gusto mo na i-discontinue kasi napagplanuhan nyo ng mister nyo na magkaanak na. Hindi po maaari yung ganun. Kasi for 3 months po siya effective. Yung pangatlong disadvantage po ng ating injectable contraceptives ay hindi ka po niya na po protektahan sa STI or yung tinatawag natin sexually transmitted infection or yung HIV transmission. Yun po yung disadvantage niya kasi hindi ka pa magpoprotektahan. Dumago naman po tayo sa mga possible side effects ng ating injectable and contraceptives. Yung mga possible side effects niya po ay posibleng disturbance na iyong menstruation or makikita ng spotting or yung amenorrhea, yung minsan malakas, yung dubo, minsan naman hindi. Ganun po yung mga possible side effects. Meron din po tayong warning signs of complication. Ma'am Linda, kapag nakaranas ka po nito, huwag ka na po mag-atubili na pumunta agad sa ating RHO upang maagapan na hindi pa masyadong lumala yung komplikasyon. So, yung ano nga ba yung mga warning signs? Ito yung mga signs of pregnancy. Kapag nakaranas ka po na para kang buntis, pumunta ka na po agad sa ating RHO upang malaman natin kung ano yung komplikasyon mo para maagapan agad natin.
At kung nakaramdam ka din po ng labis na pagsakit ng iyong ulo, pumunta ka po agad sa ating RHU kasi baka pa lumalayo yung mga komplikasyon niyo po. Okay? Para may mga katanungan ka po ba about sa ating injectable contraceptives? Wala po. Para naiintindihan niyo naman po yun. Oo. Isa naman nating contraceptives, ito ay yung tinatawag nating oral contraceptives. Ito yung pills natin, yung tawag niya is levonorgestrel. Bali, isang tableta lang po ito per day. So, ano nga ba yung action ng oral contraceptives natin? Yung action niya is nagpre-prevent siya po ng ovulation. Nag-inhibits po yung ovulation na natin. At saka yung isa po ay nag-thickens or pinapakapal din nga po yung ating cervical mucus. Yan po yung mga mode of action ng ating oral contraceptives. Contraceptives po, Ma'am Linda, meron po tayong advantage and disadvantage. Yung isang advantage po dito ay safe po siya gamitin at very effective. Yung pangalawan naman po ay nag-re-regulate po siya ng menstrual period nyo. At pangatlo naman po, hindi po siya nag-e-interrupt during and sex nyo po ng partner nyo or intercourse. At isa pang advantage, Ma'am Linda, no, na sa ating oral contraceptives ay pwede mo po siyang ma-stop kahit anong oras. For example po, nag-take ka po ngayon na pills and after 2 months po, nag-change po yung plan nyo na plano nyo po na magkaanak at i-discontinue yung pills. Maaari nyo po siyang ma-discontinue, hindi kagaya ng ating injectable contraceptives na kailangan nyo po maghintay ng 3 months bago po mawala yung visa na contraceptives. At mayroon din tayong disadvantage sa ating oral contraceptives. Isa na rin dito yung kailangan nyo po uminom ng 1 pill a day hanggang ayaw nyo pa po mapuntis. Pero kung gusto niya na po, pwede niyo po siyang i-discontinue. Isa pang disadvantage nito, Ma'am Linda, na hindi po siya nagpro-protecta against STI at saka yung HIV transmission. So, meron din po yung oral contraceptives, mga possible side effects. Isa na dito yung para tayong naduduwal at headache o sakit ng ulo. At saka yung depression. Makakaranas po din tayo ng depression. Yan, isa po yan ay mga possible side effects lamang po yun sa oral contraceptives. Meron din po warning signs ang complication yung oral contraceptives. Kapag makaramdam ka po o makaranas dito, huwag na po mag-atubili. Punta po talaga agad tayo sa ating RHU upang maagapan ang mga komplikasyon na lumalapa. So, kagaya na pangninilaw, kapag nakita nyo nanginilaw ka po o yung tinatawag natin na juntis, punta na agad na tayo sa ating RHU o yung pagsakit ng ating tiyan at saka yung pagsakit ng ating dibdib o yung tinatawag natin chest pain. Yung sakit ng ulo, problema sa mata at saka yung pagsakit ng leg natin. Punta agad po tayo sa ating RHU upang maagapan po yung komplikasyon. So, ma'am, sa nabanggit ko pong mga spacing method or contraceptives natin, saan po yung, or alin po yung napupusuan nyo? Ito po yung injectable or yung oral contraceptives? Oral na lang po yung pills. Mayroon ka po ba katanungan about sa ating oral contraceptives upang malinawan ka po? Yes, ma'am. Wala po ba epekto sa magiging anak ko? Good question po. Meron po tayo magandang ebidensya na yung ating oral contraceptives is hindi makaka-apekto sa ating fetus or kahit na sa nanay or sa pregnant woman. Hindi po siya focus ng harm. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Ano ka pa po ba ang katanungan, ma'am? Yes, ma'am. Magkakasma po ba ako dyan? No, magkakahernos? Sakit ng ulo?
So, yung babae talaga po, ma'am, kagaya natin, mas makaka-experience po talaga ng mga short-term side effects. Associated po siya sa contraceptives na ating iniinom, kagaya ng pills. Magkakaroon po tayo ng mga changes ng ating breathing patterns, at saka headache, or pagduduwala. Pero, yung mga side effects mo po yun ay hindi maituturing na sakit or illness. And usually po, nag-stop po ito yung within few months of using our oral contraceptives. Ma'am Linda, mayroon po ba kayong karagdagang clarification or tanong upo sa iyong nabiling contraceptives? Wala lang po. So, mayroon po akong ibibigay sa iyo, ito ay po yung karagdagang informasyon at maaari niyo po itong basahin sa inyong bahay. Thank you. Okay. At ito po ay dadalhin niyo sa pagbalik niyo dito sa ating RHU. Huwag niyo po kalimutan or iwawaglit dahil importante po ito sa pagbalik niyo dito. Thank you. Yung oras po ng ating services na offered dito sa ating RHU is 8 a.m. to 4 p.m. for family planning. Sa mga emergency po, open po yung ating RHU 24 hours po. Naglagay na po ako ng contact number dyan kung in case po naka-experience kayo ng mga warning signs para niyo po matawagan at maanugudala kayo dito agad sa atin. Ito po nagtatapos ang ating family planning, Ma'am Linda. Pag balik ka po sa akin dito, kapag may kailangan ka po, like yung mga warning signs mo, naramdaman mo, at saka pag naubusan ka po ng supply ng yung pills. Okay po? Okay po. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Linda. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am. Asset po. Maligayang pagbabalik sa ating RHU, Ma'am Linda. Pukunin ko lang po yung records. So, mga mag-iilang buwan na pala yun? 1 month po, Ma'am. 1 month. So, ano po yung pakay natin dito? Hingi ulit ako ng pills. Tabusan ka na po ba ng supply ng pills? Okay. Yes, Ma'am. Ma'am Linda, kukunin ko lang po yung weight nyo at saka yung height, vital signs nyo. Ano po, Ma'am Linda, yung mga na-experience mo sa paggamit ng ating contraceptives? Wala naman po. Okay lang. Wala ka po na-feel ng mga warning signs? Wala po. Wala. Plano po ba kayong i-change yung contraceptives nyo? Hindi na po. Hindi na. Mga concerns po ba kayo na gusto nyong sabihin? Wala po. Wala. Nagkaroon po ba kayo ng problema tungkol sa method na ginagamit niyo? Ma'am, meron po ba inyong baguhin sa inyong contraceptives? Wala na po. Meron po pagbabago sa pangangailangan niyo? Wala po. Meron po ba kayo concern na gustong sabihin? Wala na po. Problema na gusto nyo pong ma-clarify? Wala na. Ano ba kayong problema about sa paggamit nyo ng ating oral contraceptives? Wala po. Ma'am Linda, naka-experience po ba kayo ng mga vaginal discharge? Wala po. Yung pain or burning sensation po? Wala po. Wala naman po mga budlig-budlig sa inyong puwerta? Wala po. So, ma'am, kumusta naman po kayo ng mister nyo o ano po yung nasabi niya about sa ginagamit yung oral contraceptive na yun? Okay naman. Okay naman sa kanya. So, kaya bumalik ka po dito para kumuha ulit. Opo. Ito po, ma'am, yung ating oral contraceptives or yung ating pills. 1 pill a day lang po yung pag-inom natin nito. Thank you po. At kung may mga concerns ka po, pwede ka po bumalik at ulit dito sa ating RHU. Since wala ka naman pong katanungan or parang naramdaman sa inyong pag-inom ng oral contraceptives, parang okay sa inyo or hiyang-hiyang sa iyo yung oral contraceptives na
tinuha nyo. Kaya, yun po ma'am, kung may questions ka po or mga clarifications, mga warning signs, balik ka lang po dito sa ating RHU or kung naubusan ka po ng iyong PLC. Okay po. So, magandang umaga po. So, ingat po kayo sa inyong pag-away. Thank you po. And that was the end of my family planning counseling. Thank you for watching and have a good day.